Yes, at ngayon naman ay balikan natin ang ilan sa mga Potawin questions na tinanong kahapon sa studio players. All right, first question. Lizzie. Tingnan natin yung mga tinanong sa kanila. Ito, anong mas natatakot kang magkaroon? A, virus. B, scandal. At ang nanalo ay virus. Letter A. Oo. Diba? Nakakatakot talaga yan. Kasi yung sa scandal, oh well, mas well, nasa sa'yo yan eh, diba? Nasa sa'yo yan. Kung meron kang mai-expose, nasa sa'yo yan, diba? Pero yung virus, something na hindi mo makokontrol or makikita, I guess, yes. Diba? Hindi mo alam, diba? So, ang pumasok sa isip ko na virus yun, yung ano, computer na virus, yung, ano ba yan? Oh, okay. Lakas ng virus, pero, okay. Pinakaano na lang, kunyari, malakas na virus talaga na ang kapalit nito ay may chance kang mamatay. Ano ang kayo? Anong gusto nyo? Ay. Magka-virus kayo? Kumalat ang virus sa inyo or kumalat ang scandal ninyo kung kayo papipili niyo? Oh my God, parang parehas lang sila. Hirap na, no? Kasi ang scandal, ang sinisira dito ang mental health mo eh. Your reputation, di ba? Reputation, sa work. Pero kung well, sa isa naman, health na yon, di ba? Pero kasi parehas health. Huwag ka nalang gumawa ng something na, ano, ikakaskandal. Isure mo. Hindi, pero mahirap pang virus kasi buhay na yan eh. Doon sa scandal mo, kung may scandal ka man, may pwede kayo ayusin, may chance ka, dahil buhay ka pa rin, di ba? Pero yung sa virus, hindi mo rin kasi alam, di ba, kung hanggang saan ang magiging epekto ng virus sa katawan mo. Tama yan. Tsaka pwede pa ma-spread pag virus. Ay, Nakahawa. Nakahawa ang virus. Yes. Mm-hmm. Next time. Avoid, next avoid question. Both. Next question. Both na lang both. Okay. Both na lang. Anong ayaw mo? Ito, mabitin. Oy. Or ano itong isa? Or ano masobrahan. To? Ang hirap din ng tanong. Depende kasi sa sitwasyon. Mabitin ba saan? Totoo. Mabitin ba saan? Mabitin. Halimbawa. Saan? Let's say, halimbawa, sa pagkain, di ba, nabibitin ka dahil, syempre, kung yun lang yung budget mo, tapos ang dami po nakikita sa harapan, gusto mong pagbibilhin yung mga bagay, mga pagkain na yan, eh, yun lang yung budget. Mabibitin ka talaga, ang hirap nun. Oh, kasi, pero mas masama na sobrahan. Di ba, may kasabihan tayo na lahat ng sobrang masama. Well, that's another. Depende talaga sa sitwasyon. Pag nasobran ka, example ng food, edi i-share mo, ganun. Ay, pwede. Kasi kapag mabitin ka, parang, mayan, kulong or magugutom ka pa. Parang mas pipiliin ko. Mas okay pag meron ka more, gano'n, no more. Yes. Pwede. Depende, pag sa food. Pero pag sa imo, depende talaga. Okay, next. Yes. Next. Tricky na mga questions na to, ah. Oo nga, actually. Anong ayaw mong toka sa classroom? What is toka? Toka, ano yung naka-assign? Naka-assign. Ah, okay, okay. A, cleaner o tagapagpag ng eraser? B, ano tong B? Hindi ko mabasa. Kantin. Taga? Taga, nananangot. Kantin pag recess. Tagakuha ng pagkain. Ng pagkain. Sa kantin. Pag-kain. At tagalista ng noisy. Noisy. Ako, alam na ayoko din yung A. Kasi, totoo ba na yung chok daw nakaka-an-an? Diba oo, sabi nila, totoo yan daw. Ba't ba no? Nangangating-ating ka or may pag meron kang allergy, masisinghot mo yan, sisipulin ka, maghahatching-hatching ka, ganyan. Ako ganun eh. Ganun ang allergy ko din dati. Tsaka so, ayoko yung... Ako din. Ako, ayoko yung cleaners kasi, example, pag ako yung cleaner ng Wednesday, ako lang yung nandun, wala yung ibang kagrupo ko. Ay, ang daya ha! May iwan ka, may iwan ka. Tapos nakakatakot pa yung ano, pag ikaw na lang mag-isa nag-cleaning. Ito, ikaw na lang isa sa classroom. Tapos may mga naririnig ka na, no? Tsareng. Kasi, yung classroom, yung school nyo daw, dating sementeryo. Oh, lagi ganyan ang storya ng mga dating hospital. Pero yung, alam mo, yung school ko siya, ano, dating Hopia Factory. Talaga ba? Oo, totoo. Grabe, nakakatakot. I'm so scary. Oh, diba? Pero kayo ba, cleaners noon, ano yung mga ano nyo, ginagawa nyo bukod sa tumatakas? Sa floor wax ako dati, kaya lang ayoko na ayoko. Kasi kumukulay sa medyas ko. Pag nag-floor wax kami dati. Yun yung ano sa akin. Hindi ko pa na-try yun, floor wax. Hindi na uso kasi yung floor wax, no? So, pag ikaw ba ang taga-floor wax, hindi na ikaw ang taga-bunot? Ayun na yun. Ah, okay. So, magbubunot kayo. Ako yung taga-ayos ng white shoes namin dati.
May white shoes kasi. Pagpasok mo sa loob ng room, may white shoes. Ay, so, para mga Montessori yung mga ganyan. Ganun yun. No. Yung ano yung, nine lang kayo magkakaklase, tapos parang ayaw pa pumasok ng dalawa. So, mga... Oh, di ba? Tebe na lang kayong magkakaklase. Sorry. Mga bayan, ano, tapos, ano, ha, top 8, oh, di ba? Top 8 ka. Top 8, nasa top ka kasi kayo-kayo lang naman. Kayo-kayo lang talaga. At least nasa top. At least, di ba? Oh, yun ang anak ko, ha? Pero yung nagkakuha ng pagkain sa kantin, parang di ko naman, may ganun ba? Oh, may rule. Diba kapag ano, pag, pag inuutos ng teacher. Sure. Yun siguro. Ay, ibili muna ako ng turon. Ano, halika dito, Romel. Romel, ibili muna ako ng turon, ha? Kasi faculty sa ano, medyo nagugutom. Tapos meron pa yung mga estudyante na game talaga, ano, yung mga teacher's pet. No? Yung gagawin talaga. Ay, oo, oh, yung talagang, ma'am, ano pong ano nyo po? Ano pong yung talagang bibong-bibo? Pabibo. Diba? Pabibo. Pero kayo ba, payag kayo na kapag nagkaklase, pwede magbiskwit ang estudyante? Kasi di ba, minsan nilalaban din yan na bawal kang kumain pag hindi pa recess. Pero meron namang ibang teacher, meron naging teacher. Pinapayagan. Ba? Parang, oh, kung gutom kayo, basta wag lang maingay, wag lang mga chicharon yung kinakain. Kunyari kasi alam may mga bata na gutom, pwede kang magbiskwit. Habang, true! Ano, pwede yun eh, sa iba. Kasi hindi naman lahat nagbe-breakfast bago pumasok, di ba? Hindi naman lahat. So, iba ang pakiramdam siya pag aaral ka tapos wala laman yung ano mo, sikmura mo. Huwag ka lang kakain ng may tosino dun with rice, mga tosino. Huwag ka lang kumain ng ganun. Baka naman ako, ha? Pagdikay mo ang oo. Siguro ano lang, yung subo ka lang ng konti. Huwag naman yung bigla naghingian na lahat, no? Iba na yun. Ayan. Meron pa ba tayong question dito? Last question. Okay. Anong klaseng sexy ang gusto mo? A. Sexy manamit. B. Sexy magsalita. C. Sexy kumilos. Ay, naku. No. Kayo girls, anong gusto nyo sa lalaki? Girls. Sexy manamit. Kasi lahat ng katangian nito meron ako eh. Di ba? Di kami na-inform ha. Charing. Sexy maano. Sample. Wait lang. Paano yung sexy kumilos? Hoy! Ano yan? Yung parang ano ba suave? Getso si Mr. Suave. Di ba parang ayaw. Sample nga mga guys. Sample naman siya. Sexy magsalita. Ano yun? Paano yun? Paano yung sexy? Ka na ba? Hoy! Ganon. Ganon. Ay, parang may bedroom boys, di ba? Ay, ganon. Ay, yung sexy. Laging bagong busy. Modulate lang, di ba? Tapos yung talaga pinagbubukas ka ng pinto. Ako na, ako na. Ah. Hangin yung ano ni naririnig ko. Parang anytime mauutot yung lalaki, no? Grabe. Puro hangin. Siguro ano ba yung nanalo? Ano ba yung nanalo? Sexy manamit. Manamit. Sexy manamit. Oo. Ako, I think sexy manamit. Ay, alam nyo, kami mga lalaki, maraming babaeng ganyan. Sexy manamit, pero parang hindi siya bastusin tignan. Pero kasi na yun ang maganda sexy, talaga. Pero kasi na sexy kumilos, yun yung parang... pero dapat talaga sa mga lalaki, kahit anong suot ng babae, oh, yun, si silang babastusin. Diba? Kalayaan ng babae magbis ng kung anong gusto, kung nila. Anong gusto nila. Nasa mga tao yan, kung paano yung sila ititreat. At huwag natin silang titigan na para bang hinuhubaran na natin sila. Para hindi matapot yung mga babae. Totoo, Ako para sa ako, kung tatanungin mo sa mga guys, gusto ko yung mga sexy manamit. Hindi naman ako kasi yung definition ko, hindi sexy manamit, yung more skin, more. Kasi may mga tao na, alam mo yun, napaka-elegante. Ang dalang-dala nila. Ng sexy. Yeah. Totoo. Dalang-dala. Kaya polo shirt lang ilalaki, di ba yung maganda yung fitting. Yung fit talaga. Iba. Yung mga ganong klaseng pananamit. Tama. Yes. Kaya naman, mga Showtime onliners, tuloy lang sa pag-tweet, react, comment kung anong gusto yung sabihin si amin gamit ang official hashtag na Showtime Labindalawo. It's Showtime! Buong pamilya.